10 pinakanakamamatay na insekto sa mundo. Number 1. Driver ants. Hindi sila nagmamaneho ng iyong sasakyan. Nakuha nila ang kanilang pangalan dahil sila ay patuloy na gumagalaw, naghahanap ng pagkain. Ang kanilang mga bilang ay napakalaki na kailangan nila ng isang bagong mapagkukunan ng pagkain bawat ilang araw. Karamihan sa mga pagkamatay na nauugnay sa mga langgam na ito ay ang mga mananaliksik sa lokasyon. Sila ay katutubo sa Congo kung saan natutunan ng mga katutubong Aprikano na gamitin ang mga manlalakbay na ito sa kanilang kalamangan. Kapag sila ay nagmamartsa patungo sa kanilang komunidad, sila ay lilipat upang bumalik habang ang mga langgam na ito ay gumagalaw. Ang mayroon sila sa kanilang pagbabalik ay ang paglilinis ng tagsibul. Ang mga baha ng mga peste na sumasalot sa kanilang buhay ay nawala kung pansamantala lamang. Ang mga mandibles ng mga langgam na ito ay napakalakas, ginagamit din ito ng mga katutubo bilang mga tahi, na hinihikayat ang kagat sa mga gilid ng hiwa, at pagkatapos ay pinuputol ang katawan, na naiwan lamang ang ulo. Ang mga biktima ng mga langgam na ito ay karaniwang nakatali na mga hayop, nakakulong na manok at mga sanggol na hindi makatakas sa malawakang pagsalakay. Number 2. Bullet ants. Ang mga langgam na ito ay 1 hanggang 2 pulgada ang haba at ang kanilang pangalan ay isang indikasyon kung ano ang pakiramdam ng isang kagat na parang binaril. Sa pinakamababa, ang sakit ay matindi, kung minsan ay humahantong sa paralysis. Inilarawan ni Justin O. Shite, isang entomologist na sikat na lumikha ng Shite Pain Index para sa mga kagat ng insekto, ang kagat ng bala ng langgam na parang paglalakad sa ibabaw ng nagninangas na uling na may 3 pulgadang kalaawang napako sa iyong sakong. Ang mga peste na ito ay hindi dapat guluhin. Number 3. Fire ants. Ang maliliit na langgam na ito ay nagtatayo ng kanilang mga kolonya sa lupa at buhangin, napakalapit sa iyong mga paa. Kung hindi ka mag-iingat, ang iyong mga paa ay maaaring takpan sa record ng oras at ang kagat ay magsisimula bago ka magkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang mga fire ants ay lubos na nagpoprotekta sa kanilang mga kolonya kaya walang awa ang mga nanghihimasok. Hindi lamang masakit ang mga kagat na ito ngunit maaari itong magdulot ng napakatinding reaksyon, lalo na sa mga may allergy sa fire ant. Number 4. Kissing bugs. Ang kissing bug, housewit, a bug na nagbibigay ng mga kissing. Gayunpaman, ang pangalan ay panlilin lang. Ito ay talagang isang parasito na sumisipsip ng dugo na naaakit sa mga lugar ng pagpapakain ito sa pamamagitan ng paghinga. Kaya kung huminga ka sa pamamagitan ng iyong bibig, ikaw ay isang target. Ang kissing, na ito ay nag-iiwan ng regalo pagkatapos niyang magpista. Syagas, na maaaring isang sakit na nagbabanta sa buhay. Number 5. Fleas. Ang buhay ng isang pulgas ay ginugol sa paghahanap ng isang lugar na matatawag na tahanan, kung saan maaari silang kumain ng matamis na mainit na dugo. Ang maliliit na parasito na ito ay matatagpuan sa mga reptilya, mammal, alagang hayop, at tao. Sa paglipas ng mga siglo ang maliit na peste na ito ay nagdulot ng pagkawasak sa paglipas ng mga siglo. Ang Black Plague at Typhus ay ilang mga sakit na dala ng pulgas na nakapipinsala sa mga komunidad. Number 6. Mosquitoes. Paano ngang isang maliit na peste ay napakapanganib? Sa kabila ng kanilang laki, nagdadala sila ng mga sakit na nagbabanta sa buhay, at dapat gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan laban sa malalaking infestation. Ang maliit na peste na ito ay responsable para sa maraming paghihirap at kamatayan. Wala saan man sa Estados Unidos ang ligtas mula sa mga lamok, sila ay matatagpuan sa lahat ng dako, kahit sa Alaska. May mga lugar sa US na pangunahing ari-arian para sa mga lamok, ngunit ang totoo ay mainit ang panahon at anumang puwang ng walang tubig na tubig ay isang lugar ng pag-aanak. Tiyaking hindi sila tinatanggap ng iyong bakuran. Palitan ang mga mangkok ng tubig ng alagang hayop araw-araw, ayusin ang mga tumutulo na hose, palitan ang tubig ng paliguan ng mga ibon ng madalas, at alisin ang anumang iba pang pinagmumulan ng nakatayong tubig. May mga lamok na maaaring at gumagawa ng lahi sa loob ng isang bagay na kasing simple ng isang itinapon na damp potato chip bag. Number 7. Bee. Paano magiging panganib ang mga cute na maliliit na malabo, pangungulekta ng pollen at pulot-pukyutan na mga insektong ito? Napaka-teritoryo ng mga bubuyog at paprotektahan ang kanilang reyna sa pamamagitan ng kanilang buhay.
Sa pagpapakilala ng Africanized bee, ang katangiang ito ay na-crossbred sa American honeybee na ginagawa silang mas agresibo at hindi mahuhulaan. Kapag ang isang pag-atake ay nalalapit, ito ay may kasamang hukbo ng galit na mga bubuyog na nagbibigay ng mga senyales sa lahat na ang panganib ay dapat alisin. Kapag humahawak ng mga bahay pukyutan, pinakamahusay na humingi ng tulong sa isang propesyonal. Matutulungan kanilang alisin at ilipat ang pugad sa mas ligtas na lokasyon. Number 8. Giant Japanese Hornets. Ang mga lalaking ito ay hindi dapat basta-basta. May sukat na 2 hanggang 3 pulgada, ang trumpeta na ito ay nagdadala ng lason na kadalasang humahantong sa paralysis, pagkabigo sa bato, at kamatayan, kadalasang mabagal, sa mga nakagat. Katulad ng mga lamok, ang Asian na peste na ito ay naaakit sa mga taong pawis, umiinom ng alak, matamis na amoy, o tumatakbo. Kaya kapag nagbabakasyon sa Asia, isaalang-alang ang hornet na ito kapag nagpapasya ka sa mga aktibidad. Number 9. Bot flies. Mayroon pa bang mas kasuklam-suklam kaysa sa mga langaw na namumuo sa ilalim ng iyong balat at pagkatapos ay kumakain sa kanilang paraan palabas? Kung ikaw ay nagbabakasyon sa timog ng hangganan ng US, sa Mexico o pababa sa South America at sa mga rainforest, mag-ingat at mag-ingat sa banayad na sakit pagka-uwi. Naiulat na naririnig ng isang tao ang mga parasito na ito kapag ang infestation ay nasa paligid ng leeg. Number 10. Locusts. Nagulat. Bagamat hindi nila direktang pinapatay ang mga tao, ang pagkawasak na maaaring idulot ng isang pagsalakay ay naging responsable para sa pagkasira ng pananim at ang kahihinat ng pagkagutom ng milyon-milyon sa kasaysayan mula noong panahon ng Biblia hanggang 1874 sa American Great Plains, at kamakailan lamang, mga infestation sa Niger. Ang mga balang ay palaging kakain, ngunit ikaw ay maaaring hindi. Maraming salamat sa panunood ng ating video mga kaibigan, huwag niyo sanang kalimutang mag-like, comment at subscribe hanggang sa muli.